Good morning po mga kabaka. Ito po muli si Arnel Corpus dito sa Adelaide River Farms. Ngayon po ay kasalukuyan po kami nagchachak at gumagawa po kami ng silage. So ayan po, nakita po niyo, ayan po yung silage bay po namin. At ito po yung chopper po namin. So ito po yung tinagdad po namin na napier grass. At ayan po yung chopping process po. So ito po, makita po ninyo, ito po yung resulta nung tagdad po namin. Yung mga dulo, medyo mahirapan po kami na itulig, pero ayan po yung resulta niya. Ayan. Ayan po yung bunker sa ilo po natin. Ayan po, pinapatay ko lang saglit para makita po ninyo. Homemade po itong chopper po namin. Ayan po yung spout niya. At ito po yung mga napier grass po na tinadkad po natin. So, ayan, pinatay ko lang po saglit. Locally made lang po itong chopper na to. At sobrang tagal na nito. Pila na ganin ni Kano bro, katuig? Imong chopper? Mga 15 years old na po itong chopper na to. At makita po nyo yan, gawa lang po ng local fabricator po yan sa amin. At ito po ay kaya po magtadtad. Pila ka tonelada kada oras ni bro? 10 tons per hour po ang tadtad po nito. At yan po yung napier po natin na pinakita ko po sa video namin kahapon. So ito po, locally fabricated chopper. At ito naman po yung kanyang chopping quality. So ayan po. At maganda naman po. Ngayon, ito po yung silage bunker po natin. Ayan, makita po ninyo. Ayan po. Gawa lang po yan sa hollow block. Hindi ko makuha yung eksaktong sukat. Pero ito po siya. At sa ngayon, kasalukuyan po ay kinocompact po nila. At ginagawa pong silage. So andito po si Balong, yung in charge po natin. At ayan po, kita po ninyo, mano-mano lang po ito, mga tao lang po. Ang importante lang dito ay makumpak po ng maayos. So i-update po namin kayo. Pero ito po yung silage bunker po natin. Makita po ninyo, may harang po ang ayan, temporary lang po yan. Pero iuusog din po namin yan as soon as mapupuno po yung side na yan. So ito po yung ang sinasuggest po natin ay dalawang wall po dapat yung bunker po natin para po mapigilan po at makompak po ng maayos yung mga natadtad po na na napier. So ito na po yung mga bagong chop po natin. So ililipat po nila dyan. Ayan. At yan po yung chopper. So ito, sa mga nakapanood po ng mga video po natin paano gumawa ng silage, pwede nyo pong balikan. Pero ito po ngayon yung ginagawa po namin. At kukuha din po ako ng sample dito. At lulutuin ko po para malaman po natin ano po ang moisture content o dry matter content ng batch na to. So ito na po, kinukompak po nila. Ayan. Tsaga-tsaga lang po. Kailangan every 6 inches ay nakukompak po ito. So even though ngayong araw ay marami pong tao na gagawa po nitong silage, yung pagkompak po. Pero yan ay isang basis lang dahil ito pong napier silage na to ay maglalas po ito ng 5 years na hindi na po masisira. So ito po yung ipapakain natin sa baka. Pwede rin po ito sa kalabaw, sa kambing, at saka sa karniro. So ayan po, medyo may mga mahaba pong cutting sa dulo. Pero basta maayos lang po yung pagkumpak, we're hoping na hindi po siya masisira. At ang problema lang naman ito pag medyo makapal bago kumpakin, dahil mahahaba po yung cutting, hindi po natin mapanatili sa anaerobic phase po ito.
So ayan po, pakita po namin sa inyo kung ano po yung ginagawa nila. Akyat po ako. So ayan po yung silage bunker po natin. Luma po kasi na bunker ito. As much as possible, maganda po sana kung two sides lang po yung bunker natin, and then open po yung magkabilang end. Pero sa ngayon, ginagawa po namin ay gumawa po kami ng stopper, at imumove lang po namin yung stopper para po maka-accommodate kami ng marami. So ayan po. So ayan po yung kabuuan ng ating silage bay. Ito po yung mas murang option po natin. Mas mura po 'to na alternative kaysa po yung maggamit po tayo ng silage bag, dahil sobrang mahal po nun. Ito po, forever na rin po natin gagamitin ito. So kailangan lang matyaga po yung gagawa, and then pag napuno po ito, tatakpan po natin. So ayan po, sana may na-share po ulit kami sa experience namin sa inyo, at may encourage po kayo na gumawa ng silage, dahil mahalaga po, dahil 80 to 100% po ng pagkain ng alaga nating ruminants, baka, kalabaw at karniro at saka kambing ay raffids po. So ito po yung pinaka-consistent, dahil sabay-sabay nyo po itanim, sabay-sabay nyo po harvestin, sabay-sabay nyo po i-silage. So yung nutrients po ng pagkain ng yung alagang hayop ay consistent din po, dahil tulad nyo po lagi natin sinasabi sa mga ibang video po natin, na ang importante po ay consistent po yung nutrition na kinakain ng inyong alagang ruminants araw-araw. So hindi po nyo makukuha yung ganyang consistency pag hindi po ninyo isilage ang inyong raffids, dahil yung cut and carry po, iba-ibang klase ng damo, iba-ibang klase ng moisture, of course iba-ibang klase ng dry matter, at yan po ay hindi po maganda para sa mga microbes sa loob po ng rumen ng inyong hayop. So ayan po, ongoing po yung silage making po natin through bunker silo, at ito naman po yung bagong tadtad, at ayan naman po yung chopper po natin, at yung galing po doon sa field na cut and carry. So yan lamang po, at sana may na-share uli kami sa inyo ngayong araw, at tuloy-tuloy po natin ang pagsasaka, dahil kailangan po ng bansa natin ang makain. Ito po muli si Arnel Corpos mula po rito sa Adelaide River Farms, nagsasabing maraming salamat at